Saalang na guys! Ayong araw naman guys, isamahan nyo naman kami magluto ng napakalaking lapu-lapu. Talaga naman guys, sobrang saya na naman ni Dugong kasi napakasarap ng food tripin namin. Kaya samahan nyo na kami guys sa masasayang adventure natin ngayong araw at sa mga sobrang sarap na food tripin natin. So what's up guys? What's up? Makakapadaan lang. So ngayong araw nga guys, napakalakas ng ulan at iniisip namin ni Dugong kung paano kami makakapag-adventure nito. Nalulungkot na nga guys si Dugong kasi alam niya na wala kaming pupudripin ngayong araw. Pero makalipas nga lang guys sa ilang oras ay tumigil na rin yung napakalakas na ulan. Talaga naman guys, napakabuti ni Lord sa bawat buhay natin. Kaya eto guys, hindi na rin namin sinayang yung pagkakataon na magsimulang mag-adventure at nang naisip nga pala guys namin gawin ngayong araw ay ayusin nga pala at dagdagan pa ng mga tambak yung ating munting palaisdaan na inaayos. Paparating na kasi guys yung mga malalaking tubig. Kailangan na talaga nating ayusin yung mga pilapilong palaisdaan natin kasi guys baka tuluyan na lang siyang masira pag hindi natin inasikaso. Kasama nga pala guys namin ngayong araw ang aso namin si Kidlat na napakalikot at sobrang bilis tumakbo. At syempre kasama ko rin nga pala guys ang dalawa sa mga kaibigan ko ngayong araw at tutulungan niya daw kami guys na maghakot ni Dugong ng mga lupa. Para na rin daw kahit papano guys ay may pambili sila ng bigas at meron silang konting pera. Pag kasi guys sumasama yung mga kaibigan namin ni Dugong sa amin ay binabayaran namin sila at binibigyan namin sila ng pambili nila ng bigas. Pagkarating nga guys namin dito sa palaisdaan ay nauna na pala guys dito yung tatay ko at nagsimula na siyang magtambak ng mga lupa dito. At dahil nga guys baka umulan pa kasi medyo masama na naman yung panahon ay simulan na rin kaagad namin tulungan dito si tatay at kinuha na agad namin ni Dugong dito yung pala at nagtambak na rin kaagad kami dito ng mga lupa. Ang ginagawa nga pala guys namin dito ay pinapakapal namin itong mga pilapil para in case guys lumaki yung tubig dito sa loob ng palaisdaan natin ay hindi masisira yung mga pilapil dito. Sa mga katulad namin ni Dugong na lumaki sa probinsya dyan at lalong lalo na sa ganitong klase ng pamumuhay yung may palaisdaan ay sigurado ako na damandaman nyo yung hirap na pagtatrabaho dito sa ganitong palaisdaan. Yung pagme-maintenance sa palaisdaan ay napakahirap talaga. At nung nakaraan nga pala guys may nakita daw dito yung tatay ko ng itlog ng isang ibon. Hindi ko nga lang guys alam kung anong klaseng ibon to. Paki-comment naman sa baba kung anong may-ari ng itlog na to. Napakaganda niya guys, kulay white siya tapos meron siyang baltik-baltik na kulay brown. Syempre hindi natin kukunin at papakailaman niya. Nahahayaan natin palakihin siya nung kanyang magulang. Panigurado naman guys na nandyan lang sa paligid yung kanyang nanay. Tumulong na rin nga pala guys dito yung dalawang kaibigan ko kasi medyo napagod na kami ni Dugong dito sa paghahakot ng lupa at sila na daw muna. Sayang nga lang guys, dadalawa yung pala na dala namin. Kung apat sana ay sabay-sabay kami magtatrabaho dyan. Kaya eto, salita na lang kami kung sino yung napapagod ay papalitan na lang. Hindi nga pala guys tayo makapagtapin ng lupa dyan sa loob ng palaisdaan natin kasi guys kung mapapansin nyo ay napakalaki ng tubig dyan sa loob. Panigurado guys, magkakalat-kalat yung mga lupa nating hahakutin dyan pag may ganyang mga tubig. Eto guys, inabutan na kami ng ulan. Ayan dogs. Pero kahit guys napakalakas ng ulan eh, kita nyo may tabol lang itong cellphone natin. Kahit gano'ng kalakas ng ulan eh, diretso pa rin tayo sa pagtatrabaho guys kasi alam nyo na may paparating guys sa mga susunod na linggo na malalaking tubig. Baka masira tong pilapil natin eh, mas mahirap ayusin guys pag nasira. Kaya ito pipilitin natin maayos kahit maulan. Talagang ano na guys. Ayan guys, ako nakatabon ako ng bag oh. Natabon ako yung cellphone. Ayan si Dogs. Tara, diretso. Natapos na nga pala guys kami dito sa paghahakot at pag-aayos ng pilapil lumunti natin palaisdaan. At eto nga pala guys ang lulutuin natin ngayong araw. Kaya tuwan-tuwa si Dugong. Ang isang napakalaking lapu-lapu guys. Siguro nga 3 kilo yan sa sobrang laki. Kasabay nga guys nung pagtila ng ulan ay umuwi na rin yung dalawang kaibigan namin kasama ni Dugong. Kasi nga pala guys may mahalaga silang gagawin at lalaro pa sila ng basketball. Kaya nga guys sabi ko sa kanilang dalawa sayang naman at hindi sila makakatikim nitong lulutuin namin ni Dugong na napakalaking lapu-lapu. Pero sabi nila sa akin okay lang naman daw yun guys kasi marami pa naman daw guys next time na marami kaming pupudripin ni Dugong. Aba, ang galing guys ng mindset talaga nila. Kaya nga guys dito sa puntong to ay tuwan-tuwa na talaga si Dugong kasi kinakita niya na guys yung pupudripin namin sobrang laking lapu-lapu talaga. Kaya nga ito kinaliskisan niya na ng sobrang bilis talaga. Ito nga pala guys isang lapu-lapu na to ay nahuli ng tatay ni Dugong kagabi sa paglalambat at binili na lang guys namin para kahit papano ay kami na rin ang pumudrip nito. Madalas kasing umulan dito sa lugar namin kaya medyo lumabo talaga yung tubig kaya nahuli yung mga ganitong kalaking ng mga lapu-lapu. At dahil nga guys pipritohin muna natin to, nagdala na nga pala guys kami dito ng kawa. Malaki na yung dinala natin tapos 2 bote ng mantika para maayos guys yung pagkakaprito natin. Saalang na natin, kama, saalang na guys. Grabe, takbo guys si Dugong. Eh guys, tainitan si Dugong. Grabe oh. Tunog pa lang yan guys.
Sa sobrang laki nga guys, itong pupudripin natin na isdang lapu-lapu ay halos sikip siya dito sa dinala nating kawa. Kaya ang gagawin na lang muna guys natin dito ay sasabuyan natin ng mga mantika yung ibabaw niya para kahit papano guys ay kapos siya dyan sa kawa ay maluto pa rin yung bandang ulo niya. At eto na nga pala guys ang itsura after lang ng ilang minutong pagprito natin dito sa napakalaking lapu-lapu. At dahil nga guys sweet and sour, sweet and sour, basta guys yun na yun. Yun nga pala ang lulutuin natin dito. Yung nagisa na nga pala guys ako dito na sibuyas at bawang at nilagyan ko na rin ng pineapple. Isa kasi guys talaga sa mga favorite namin iluto ni Dugong, lalong-lalo na pag nakahuli kami ng ganitong klase ng mga lapu-lapu, itong ganitong luto. Sobrang sarap kasi guys, lalong-lalo na pag bahaw yung kapartner na kanin. Tapos ayun, naglagay na nga pala guys tayo dito ng ketchup at nalagay na rin tayo dito ng mga pampalasang sangkap katulad guys ng konting asin, paminta at konting magic sarap para medyo masarap naman guys to kasi sarap ni Dugong. At nung napansin ko nga guys na medyo kumukulukulo na itong sauce na ginawa natin, ay ilalagay na guys natin yung pinirito natin na malaking isdang lapu-lapu. Kahit nga guys niluluto ko pa lang ito ay natatakam na rin kaagad ako sa magiging food trip namin ni Dugong. Tapos ayan guys, talagyan na nga pala guys natin ang mga sauce yan dyan sa ibabaw para dumikit yung mga pampalasang nilagay natin. Kaya kung nanonood kayo guys, aba kumuha na kayo ng mga baho at sabayan nyo na guys kaming kumain para kahit papano guys ay mapil nyo naman itong amin niluluto. At oo nga pala guys, magbibenta na nga pala kami ng mga rash guard katulad sa mga sinusuot namin ni Dugong at sana bumili kayo. Bumili kayo nun guys kasi sobrang ganda talaga at syempre bilang suporta nyo na rin sa amin ni Dugong. At dahil nga kakain na tayo ay syempre wag muna natin kakalimutang magdasal at magpasalamat sa lahat ng blessing. Hey guys, tara samahan nyo na kami at alas 3 na guys ng hapon. Medyo makulimlim lang at tapos na tayo magtambak ng lupa. At eto na, kakain na tayo. Gaya nga guys, sabi ko kanina, yung dalawang kasama natin umuwi na sa Lapu-Lapu kasi may liga, may basketball silang paglalaroan. Kaya kami na lang muna, pupodrip dito daw. Let's go! Kuri tayo dogs. Tingnan nyo naman guys yung laman, oh. Ah guys. Woo! Tingnan nyo. First bite. Tingin natin guys, sobrang solid dito. Ah! Sarap! Ow! Yeah. Wow! Ah! Mga laman guys, oh. Tiyan mo. Mm. Let's go! First, not first. Halang. Mm. Oh! Halang! Ay, tama. Pusin-pusin yung laman niya, oh. Mm. Juicy pa guys, oh. Grabe. Ah! Oh, ayan o. Buhayin natin to. So ayun guys, ulitin ko lang ulit na magbebenta nga pala kami ng rash guard ni Dugong katulad doon sa mga sinusuot namin na may pangalan na napadaan lang channel. Bumili sana kayo guys at hanggang dito na lang muna tong adventure natin. Paano? Kita-kits na lang ulit bukas. Tama sa panonood guys! Ay, oh!